quick tutorial guys para sa mga aspiring content creators para mas mapadali yung pag-edit nyo tsaka mas dumami engagement sa mga videos nyo, no? So gumamit kayo ng CapCut. So yung CapCut guys is libre lang yan. Madadownload nyo sa Google Play Store or sa mga App Store nyo. Ito yung CapCut guys. Open lang natin. So yan, new project. Click nyo yung new project. Tapos syempre dapat meron na kayong video na i-edit, no? So kukunin natin yung video na i-edit natin dito. So pwede kayo mag-split dito. Ang pinakamaganda anytime pwede nyo i-cut yung mga ayaw nyo o yung mga unnecessary na nakuha sa videos. Yung katulad nyan, medyo matagal akong nagsalita dyan pero hindi ko na in-stop yung video. So gagawin nyo lang dyan, hanapin nyo yung pinakauna na o yung gusto nyo maging intro, introduction dun sa video nyo. Tapos split nyo lang din, i-cut nyo yung hindi na kailangan dun sa video. Katulad nyan, dito nagsimula ako magsalita. So gagawin ko lang dyan is split ko lang dyan, yan, click nyo yung ano, split, tapos click mo yung unnecessary na, delete mo na yon, tapos yun na. Pwede nyo rin palang i-crop tong video nyo guys, okay, kung gaano kalaki yung gusto nyo. Ako kinahrap ko guys para magkaroon ng space dun sa title, magkaroon ng black background sa taas at sa baba. And also yung mga sinasabi ko nilalagyan ko din ng subtitle or yung mga mababasa nilang letters, yun yun. So bakit ko din nilalagyan? Kasi parang dagdag engagement, mas nakakatuwa or para, hindi ko lang alam kung para sa akin. Mas interesting siya kumbaga, hindi ko lang alam kung para sa akin ha. Kumbaga sa video kapag may nababasa ka katulad nito. So sinulat ko lang yung sinabi ko mismo. And also itong font, style, effects and animation, kailangan mong aralin yan guys. Simple lang naman, click mo yung font, tapos English, tapos pili ka dyan kung anong gusto mong design. So ako ito yung napili ko. Then sa style guys, ginagamit ko is yung yellow and black. Pili ka kung anong gusto mo. Okay, so kung anong gusto mong kulay. Then sa animation, effects hindi ko na ginagalaw. Yung typewriter, okay? Para, mas gusto ko yun eh, yung typewriter, yung kada letra or sabay dun sa bigkas ng bunganga mo, yung paglabas ng subtitle. Yun yung ginagawa kong style ng pag-edit dito sa mga videos na napapanood nyo. Simple lang naman siya guys, basta aralin nyo lang. Then, i-timing nyo lang yung salita nyo tsaka kung saan mag-i-end, okay? Nasa inyo yan kung gagawa nyo ng buong subtitle yung mga sinasabi nyo, mas tataas yung engagement sa mga videos nyo. Hindi ko lang alam, yun yung feeling ko eh, kasi sa mga pinapanood ko, yun yung na-obserbahan ko. Pag may subtitle, is mas entertaining siyang pinapanood, di ba? Dito pwede natin ilagay yung paano kumita sa Facebook. Ayun yung makikita nila. Pero ito guys, huwag nyong ikakat to. Dapat sa buong video nyo makikita yan. Ilagay mo sa taas, paano kumita. Tapos sa baba naman, sa Facebook. Tapos maglagay tayo ng mga special characters para i-highlight yung salitang Facebook. Pwedeng ganon, di ba? So, yan. Gagawin natin dito is i-cut muna natin hanggang saan yung gusto natin. Okay? Para mapakita ko sa inyo kung paano makikita yung title ng video nyo sa buong video. Okay? So, i-cut natin muna to. So, 30 seconds lang. Tapos, spread mo lang yan, yung salitang yan or yung text na yan hanggang dun sa pinakadulo. Huwag mo siyang lalagyan ng animation, guys. Okay? Yung isa lang yung lagyan mo ng animation na typewriter. Okay? Yung title, huwag mo lalagyan. Bakit? Kasi, para pagka-click ng video mo mismo, is makikita na nila yung title, hindi na kailangan mag-typewriter pa, di ba? Sa Facebook, nilagyan ko lang ng special character para ma-highlight lang yung Facebook mismo. Silalagay natin siya dun sa pinakababa. Pwede natin palitin ng konti para makita or mabasa ng buo. So, ganun lang siya kasimple guys. Matrabaho sa una kung kakapain mo pa lang. Pero, kapag lagi mo na siyang ginagawa, okay, sobrang dali na lang siya. Muscle memory kumbaga, kapag lagi mong ginagawa, napakasimple na lang yan. Sa una, lahat naman ng bagay mahirap guys. Walang madali sa una pa lang. Tapos, spread mo lang hanggang dun sa pinakadulo, then all goods na yan. Diba? So yan, meron na tayong introduction dun sa video natin. So, kung maglalagay ka pa ng mga highlighted na text or mga words, pwede mong gawin yun. Katulad dito, pwede tayo maglagay nung saan ba kikita? Sa stream ads, saan pa ba? Sa ads on reels, di ba? So, ads on reels. Tapos, yan, type lang natin yung ads on reels. Okay? Tama, ads on reels. Tapos, subscription, syempre, tsaka stars. Basta make sure, guys, na kapag
timing yung sinasabi mo para mas okay, 'di ba? Mas entertaining yung video, 'di ba? Mas mapupukaw yung attention ng manonood mo kapag timing yung sinasabi mo doon sa lumalabas na subtitle. So yun yung pinaka importante doon. Mamaya papakita ko naman yung final outcome ng video para meron din kayong idea. Okay? So ganun lang siya kasimple, guys. So, kung meron kayong natutunan, guys, kung gusto niyo pang tips and tricks regarding sa Facebook Reels o kaya naman Facebook Stream Ads, gagawa tayo ng napakarami. So, follow for more and panoorin niyo, guys, yung final outcome. Okay? Ito, guys, quick video lang para sa mga nagtatanong sa inyo kasi for sure ang daming curious sa inyo kung paano nga ba kitaan sa Facebook, no? So maraming ways para kumita sa Facebook, like stream ads, ads on Reels, subscription, tsaka yung mga stars na sinesend ng mga followers nyo. Pero bago tayo dumako dun, guys, kailangan syempre naka-on yung professional dashboard nyo if ever Facebook yung gamit nyo. If ever naman Facebook page, so kailangan yung ma-monetize para magkaroon kayo ng kita sa stream ads or ads on Reels, okay?